Hello po! Welcome to Business Buddy PH! Ngayong araw na ito, isishare ko po sa inyo ang paggawa ng Mango Graham Shake or Mango Shake. Siyempre, isa na naman pong recipe na pwede niyong pagkakitaan sa inyong mga tahanan. Ayan, siguraduhin lamang pong matamis ang mangga na gagamitin natin sa ating Mango Shake. Kagamit din tayo ng condensed milk. At nagluto na rin po ako ng mga tapioca pearl para magbigay texture sa ating mango shake. Meron din ditong homemade na mango ice cream. Pwede rin bumili na lang kayo ng store-bought, sabi nga. At meron din tayong Graham Crush. Meron din tayong mga pang-add-ons na grated cheese at ito, sprinkles. Maglalagay din ako ng whipping cream para sa ating overload mango graham shake at may idadagdag din tayong chocolate syrup. At syempre, bago natin makalimutan, yung ating crushed ice. Ayan. Isang tip nga po pala, kung gaano po kalaki or anong size ng inyong baso, yun din po ang dami ng ice na ilalagay nyo. Ayan, para po sa isang 16-ounce cup, naglagay ako ng 1/4 cup ng mango slice or mango cubes. At 1/4 cup din po ng condensed milk. Hindi na po tayo gagamit dito ng asukal. Ang pinaka-sweetener natin dito ay yung condensed milk. Any brand naman po ay pwede. Ayan, ibiblender lang po natin to sandali para po madurog yung mangga bago natin lagyan ng ice. I suggest nga po pala na gumamit kayo ng crushed ice na para po hindi mapuwersa yung inyong mga blender, lalo na po kung hindi heavy duty yung inyong gagamitin. Pero mas maganda po kung magbi-business kayo ng ganito, yung heavy duty blender na po ang bilhin nyo. Ayan, at maglalagay na tayo ng tapioca pearl sa ating plastic cup. Naglagay lang po ako ng 1/4 cup ng tapioca pearl. Pagkatapos, lalagyan na natin ng ating binlender na mangga. Yung kalahati lang muna po ang lalagyan natin para malagyan natin ng layer ng Graham Crush. Or kung ano man yung gusto nating ilagay sa pinakagitna niya. Dito po sa una nating ginawa, naglagay ako ng Graham Crush at naglagay din ako ng mango cubes para po may texture. Bukod pa dun sa tapioca pearl na talaga namang nakakadagdag ng sarap at texture sa ating mga inumin. Ayan, at pagkatapos, tsaka po natin ilalagay yung natitirang mango shake. Nais ko nga po pala magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers. Malapit na muna nating ma-reach ang 2,000 subscribers! At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at i-hit mo rin ang notification bell. Click all para lagi kang ma-update sa lahat ng video na i-upload namin. Sisikapin po namin makapag-upload ng mga video na pwede nyong kapulutan ng idea sa pagninegosyo, mga negosyo recipes na mura ang puhunan at pwede nyong simulan kahit kayo ay nasa tahanan lamang. Kagaya na lang nitong ating Mango Graham Shake na pwede nyong mabenta ng 50 to 60 pesos ang 16 ounce. Siyempre, depende po sa mga lugar natin at depende rin sa mga add-ons na idadagdag natin sa ating mga Mango Shake.
At ayan na nga, natapos na natin ang ating unang Mango Graham Shake. Ito lang yung classic flavor kasi wala pa siyang masyadong add-ons. Gagawa pa tayo ng iba na may mga add-ons kagaya ng whipped cream, chocolate syrup, at homemade mango ice cream. O diba po, itsura pa lang talagang nakakatakam na at napaka-refreshing. Tamang-tama ngayong summer. Ito naman pong susunod ay yung nilalagyan ng whipped cream. Kagaya po nung una nating ginawa, kalahati lang muna po ng mango shake ang ating ilalagay sa plastic cup. Tapos, saka natin lalagyan ng whipping cream sa gitna. Ayan. At maglalagay din tayo dyan ng Graham Crush at ng mga mango cubes. Sa bawat add-ons nga po pala ay pwede tayong magdagdag ng price na 10 pesos to 15 pesos or depende na rin po sa inyo yon. Kagaya po nito, naggumamit na tayo ng whipping cream, pwede na po nating dagdagan ng 15 or 20 pesos itong isang 16 ounce na ito. So sa halip na 50 pesos or 60 pesos, magiging 80 pesos na po siya. Depende na po sa inyo yon. Ayan, at natapos na nga po natin itong pangalawa nating ginawa, ang Mango Graham Shake na merong whipping cream. Or pwede nating tawagin na Creamy Mango Graham Shake. O diba po, at talaga namang napakasarap ng itsura. Sino ba naman ang hindi mapapabili pagka ganyan ang nakita mong Mango Graham Shake? But wait, meron pa po itong ating Overload Mango Graham Shake. Tinawag ko pong Overload dahil lahat na yata ng add-ons ay nailagay ko dito sa Mango Graham Shake na to. Bukod dun sa sprinkles. Pero syempre po, dahil kung business nyo na to, kayo na po ang nagbi-business, kayo na po ang pwedeng magbigay ng mga ipapangalan nyo sa inyong mga Graham Shake or Mango Shake. Yan. Kung naghahanap ka pa ng ibang business recipe, pwede mong panoorin yung ating Graham Ball business recipe. Ayan. At yung ating Pastillas business recipe. Meron din tayo dyan na hot cake business recipe or pancake. At yung ating sinundan na video ngayon, yung ating soft drinks float, yan, or root beer float recipe na pwede ring ipang negosyo kahit nasa harapan ka lang ng inyong bahay, pwede mo nang simulan sa maliit na puhunan. Sa ganitong negosyo nga po pala, syempre, unang-una nating kailangan ang heavy duty blender. Mga plastic cups na mayroong dome lid. At mga container na lalagyan natin ng mga fresh fruits, kagaya ng mango at mga tapioca pearl, ganyan, mga add-ons natin. At kailangan din natin ng ice cream kung gusto nyong isama yon sa inyong add-ons. Mga plastic straw, kailangan din yan. At syempre, nalagyan natin ng crushed ice, yung cooler. Yan, or styro box. Yun, kailangan natin yun. Sa pagninegosyo naman po talaga ay hindi pera ang unang-una nating kailangan na puhunan kung hindi lakas po ng loob na subukan ang bawat negosyo na ating iniisip. Ang mahalaga po doon ay sinubukan mo, tinry mo, kaya nalaman mo kung ano ang resulta. Basta po sa lahat ng gagawin natin, samahan natin ng dalangin. Ayan, at natapos na natin ang ating Overload Mango Graham Shake.
at talaga namang overload dahil kita nyo naman may tapioca pearl, may whipping cream, may graham crush, may mango cubes, may ice cream, may cheese. Ay, talaga namang napaka-overload. At ito na nga po ang ating mango shake business recipe. Pwedeng-pwede nga po pala kayong gumamit dito ng iba't ibang klase ng fresh fruits. Kagaya na lang ng pakwan, avocado, papaya pwede rin basta hinugpo at matamis. Pwedeng-pwede rin po ang saging, buko at strawberry syempre. Ayan, at pwedeng-pwede mo nang simulan ang iyong fresh fruit shake business. Kung nakatulong sa'yo ang video ito at nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa mga next na i-upload namin. Maraming salamat sa panonood. God bless you po. Bye-bye!